patuloy si Pastor Dan ko sa ating pagpapatuloy dito sa Original Teachings of God for the Sure Salvation of Man. Ako'y nangungumusta sa inyo at ako'y umaasa na kayo ay pinagpapala ng Panginoon at nasa mabuting lagayan kayong lahat ngayon at kayo ay maligaya at totoong nag-enjoy sa buhay. Sa kabila ng hirap ng panahon, salamat sa Diyos at tayo po ay buhay at malulusog. Kung sakaling meron kang naramdaman sa iyong katawan ngayon, kapatid, tanggapin mo ang pagalingan mula sa Panginoon Jesucristo at tayo ay nagsisigaling dahilan po sa kanyang mga latay na siya po ay pumarito upang tayo ay kanya pong ubusin. Bago siya pinako sa cross, siya po ay hinampas dahil po sa ating mga kasalanan at sa pamagitan ng kanyang mga latay, tayo po ay nagsisigaling. Manalangin muna tayo, aming Diyos, na mapagpala sa lahat. Marami pong salamat sa iyo pong habag at awa sa amin. Kami iyo pong iniibig at minamahal ng tunay. Salamat na kami, O Diyos, ay binibigyan ng pagkakataon upang makilala ka. Sa pamamagitan po niyang salita na aming pag-aralan ngayon, mangusap ka, Panginoon Jesus, at ibahagi mo sa amin iyong katotohanan. Buksan ang aming puso at isipan at kasihan mo kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu na mapasa amin ang karunungang makalangit. Lord God, nais po namin na maglingkod sa iyo. Nais namin, Panginoon Jesus, na malugod ka sa aming buhay. Ama, ito pong aming samot na langin. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay, kapatid. Ang Diyos ba ay nakikipag-usap pa? Nagsasalita pa ba ang Diyos sa tao sa ating panahon? Does God still speak to man even in our present day? Kung oo, and if yes, in what ways? Sa anong paraan? Why is it that many people who say they are believers of God? Maraming nagsasabi na sila ay naniniwala sa Diyos. Pero ligaw pa rin sila. They are still lost. Ano ba ang koneksyon ng Biblia sa atin pong pang-araw-araw na buhay? What is the connection of the Bible to our everyday life? According to Deuteronomy chapter 5 verse 24, God does talk with man and he lives. Ang Diyos daw ay nakikipag-usap sa tao at siya ay buhay. In 2 Peter 1:20-21, malinaw po na sinasabi na sa pamagitan ng Biblia, ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao. It is clearly stated that through the Bible, God speaks with man. However, many people who claim to be Christians are still lost. Bakit? Dahilan sa kakulangan po nila sa salita ng Diyos. Napapahamak ang tao dahil po sa kakulangan ng salita o kaalaman ng salita ng Diyos. Yan po ay nasa Hosea 4:6. Isang malaking katanungan, ano po ba ang Biblia? What is the Bible? Kasi ang tingin nating bigla, ang Biblia ay isang aklat lang. O iba nga ay hindi nga pinapansin ito. Ang iba ay sobrang mahal ito na itinatago, hindi na tuloy binabasa. Pero ang tanong, ano po ang Biblia? Ang Biblia po, number one, ay sinasabing, this is the power of God unto salvation to everyone that believes. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa bawat isa na sumampalataya o naniniwala nito. Yan ang nakasulat po dyan sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first
and also to the Greek. So lahat na maniniwala, maging Hudyo man o mga Griego, maging Filipino, Amerikano, basta naniniwala tayo sa salita ng Diyos, ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas po natin. Number two, our most effective weapon against sin. Ito daw po ang pinaka-epektibo, mga kapatid, na sandata laban sa kasalanan. Hebrews 4:12, the Word of God is quick and powerful. It is sharper than any two-edged sword. Okay. Number three, ito po ay ilaw at ilawan to guide our life. This is light and a lamp to guide our life. Ayon sa Psalm 119:105, your word is a light unto my path and a lamp unto my feet. Okay. Number four, this is food and nourishment to our soul and spirit. Ito na po ay pagkain at pampalakas, sustansya sa ating kaluluwa at sa ating espiritu. Ayon sa Isaiah 55:1-3 and then Matthew 4:4. Sinasabi sa Matthew 4:4, for man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Okay. So number five, ang Bible ay mirror. Ito po ay salamin that reflects my own attitudes sa aking pag-uugali. Eh, nagre-reflect po ang Bible. Sa 2 Corinthians 3:18 at saka James 1:25. Number six, this cleanses our hearts by teaching us to reject the things that cause us to be defiled in the sight of God. Ito daw po ay naglilinis sa ating puso sa pamagitan ng pagtuturo natin pong ayawan yung mga bagay na nagpapadumi sa atin sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Ayon sa Ephesians 5:26, Psalm 119:11, John 15:3. Bakit kailangan natin pag-aralan ang Biblia ng masinsinan? Why we need to study the Bible diligently? Dahil po sa kailangan natin magkaroon ng assurance, kasiguruduhan ba? No? Para siyang mapa. Para hindi na maligaw, kailangan sigurado ito sa mapa. Mapa, kailangan natin magkaroon ng kasiguruduhan sa buhay na walang hanggan. Ayon po sa John 5:39, sabi nga, search the scriptures, for in it ye shall find life. Okay? And then, ang sunod, bakit natin kailangan pag-aralan ng Biblia? Para malalaman natin ang katotohanan at magkaroon tayo ng tunay po na kalayaan. Ayon sa John 8:31-32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Malalaman daw natin ang katotohanan at ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin. Praise the Lord. Number three, to obtain good success. Para magkaroon tayo, mga kapatid, ng magandang tagumpay. No? Doon sa dulo, ang atin pong makakamit ay tagumpay na maganda, mabuti. Hindi yung masamang tagumpay. Eh, yung iba, nagkamal nga ng maraming salapi sa di naman tama na paraan. So, anong klaseng tagumpay yun? Tagumpay na masama. Huwag sanang ganun. Ang Biblia ay magbibigay sa atin at turuan tayo, dalhin tayo doon sa mabuting tagumpay. Say, praise the Lord. Now, what is the right way to use the Bible? Ano daw ang tamang paraan ng paggamit ng Biblia? Siyempre, huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan kung ano nakasulat dyan. Ay, mayroong parusa pa naman nakasulat dyan sa Revelation 22:18-19 na yung magdalagdag, those that will add and take away from what is written in the Bible, ay meron pong matinding kaparusahan, mga kapatid. I'm sorry, ayaw ko nang banggitin, pero pakibasa na lang po ninyo, Revelation 22:18-19. At alam ko naman po, naniwala ko na hindi naman po basta-basta siguro na babawasan
at dagdagan mo yung salita ng Diyos, narating it kung ikaw naman ay mananampalataya sa Panginoon, sa ating pag-aaral, this is furtherance of our knowledge at pagpapalakas ito sa atin pong pananampalataya. Rather, huwag tayong mag-isip na tayo tinuturuan dahil wala tayong alam. Hindi ganun. Kasi yung po repetition, yan po ang mother of knowledge. So, lalo pa tayo, bansang Pilipinas, tayo po ay bansang Kristiyano, kailangan lang natin ng reinforcement sa ating mga tinanggap na aral sa ating Panginoon. Nang encourage tayo at maaninag natin ang tunay na daan at yung nilalakaran natin na daan ng Panginoon ay mas lalo tayong ma-reinforce at mapapalakas. Makakasigurado tayo, ma-encourage tayo na tayo naglalakad po sa tamang daan ng Panginoon. So, God bless you po. Who should teach the Bible? Sino po ang dapat na magtuturo ng Biblia? Number one, children of God who have studied the Holy Bible diligently and faithfully. Yung daw mga anak ng Diyos na nagsisipag-aral sa Biblia, nag-aralan itong Biblia, mga kapatid. No? Ito, kailangan katsaan tayo dapat may Bible tayo dito. Mayroon tayong Bible dito sa cellphone, naka-download dyan. Pero important pa rin itong mayroon tayong Holy Bible in book form. Ano po? Ito, pag wala itong itong ating cellphone, pag wala itong load, yari ka. Pag wala kang charge, yari ka rin. So, kailangan ito kasi may kurinti at wala, mga kapatid. Basta mayroon lang araw o mayroon lang liwanag, mababasa mo ito. Kahit walang kurinti, kahit walang internet. So, it's very important to have your Bible with you every time and anytime, anywhere. Okay po? Sige, God bless you po. Okay. Sa 2 Timothy 2:15, sabi dyan, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. No? Sa 2 Timothy 2:2 naman, sinasabing ganun, na ipapasa daw natin ang Biblia sa mga tao na makapagtuturo din. Paano ka makapagtuturo kung hindi mo naman pinag-aralan? So, sino daw ang magtuturo ng Bible? Yung mga tao na nakapag-aral ng Biblia o pinag-aralan nila ang Biblia talaga ng masinsinan at sa puso at sila ay matatag na nag-aral ng Bible. Okay. And then, yung mga binuusan ng langis at pinili ng Diyos, no? Those that have been anointed and chosen by God. Those that are filled with the Holy Spirit. Yung mga napuspos ng Espiritu Santo, yung mga nakapag-speak in tongues na. At yung mga tao na hindi lang nagbabasa nito, no? Hindi lang sa binabasa itong Bible. Kung hindi, ginagawa talaga sa kanilang buhay ng matapat kung alin ang nasusulat dito. Diba? Yun po ang may karapatan magturo ang Bible. Hebrews 1:22, sabi diyan, dapat tagagawa kayo ng salita at huwag yung nakikinig lamang sapagkat huwag ninyong dayain ninyong mga sarili. Be the doers of the word, not just hearers only, deceiving your own selves. Okay? So Ephesians 4:11-12, nagbibigay ang Diyos ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang mga anak, ng mga apostoles, propita, ebanghista, teachers, pastors, para po mapa-perfect, no? Yung ibig sabihin, maturo ang mabuti at magiging mature ang mga tao at tawag sa atin ay mga banal ng Diyos para gumawa sa gawain ng Panginoon at para sa pagpapalakas at pagpapatibay ng iglesia ng Diyos. Okay. Huwag kang malito doon sa salitang iglesia. Ang ibig sabihin lang ng iglesia, yung kalipunan ng mga tao na tinawag ng Panginoon at yung mga mananampalataya ng tama sa Diyos. Huwag kang nagtitiwala doon sa mga naglagay lang ng karatula na iglesia lang sila.
I'm sorry, pero ayaw kong magsalita laban sa kanila, pero ang ibig sa lang sabihin, tayo, dapat malaman natin kung alin yung ibig sabihin ng tunay na iglesia ng Panginoon. The word ecclesia means called out ones by God. Called out from where? Called out from sin. Called out from the world. God called us from sin and from the world para tayo maligtas at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Okay. So, yan po. God is a God of order. Hindi po ang Diyos ay Diyos ng kaguluhan. Siya po ay Diyos ng kaayusan. At siya po ay tumatawag at nagpapadalas ng kanyang mga tao para po maglathala po at mangangaral po ng magandang balita ayon sa kanya pong kalooban at sa kanyang plano o yung kanyang purpose, no? Ayon niya naman sa 1 Corinthians 14:53 at saka Romans 10:14-15. Yes, God is a God of order. He calls and sends people to proclaim and preach His word according to His will and purpose. Sumunod, ang mga dapat daw yung mga magtuturo sa Biblia ay nakapag-aral ng mabuti sa mga katuruan ng mga apostoles at ng mga propeta. Yung mga inordinahan ng mga matatanda o yun ang mga elders ng iglesia o mga ansyano ng iglesia sa pamagitan ng pagpatong ng kanilang mga kamay, no? Kasi mayroong iba dyan na porque marunong silang magbasa, mayroon silang pinag-aralan, kukuha ng Bible at punta na sa labas magtuturo. Siguro sa isip nila okay yun, pero mga kapatid, kung atin pong sundin ang nasa Bible, yung mga magtuturo dapat talaga ipinadala, no, ng mga nakakatanda sa iglesia. Ang ibig sabihin, bago sila tumanda, may pinagkatandaan. Matagal na sila sa paglilingkod at saka proven sila na matapat sa paglilingkod. And then, sila po yung magbigay ng pahintulot, magbigay ng kanilang blessing, ilihans yung mga would-be teachers para naman magkaroon ng maayos. Blessing ba? Pagpahintulot para wala po yung basta-basta na lang na lalabas at mag-proclaim sa kanilang sarili na siya ay isa lang pita, isa lang kung ano pang tawag, mga kapatid, kung kaya nga sa ating panahon, magulo eh, kasi may mga taong nagpapatawag sa kanilang sarili, ang iba pa nga yan, yata, nagsasabi na sila na yung, sila talaga, no? I'm sorry, pero siguro, baka may nakakilala na kayong mga ganyan, nakakarinig na kayong mga ganyan, huwag tayong palilito. Kailangan yung mga nagtuturo sa Biblia, atin mo nang siguraduhin na sila ay nagdaan po sa masusing pagsusubaybay, na sila po ay talagang napapatunayan na mayroon talagang sapat ng kalaman at sila ay karapat-dapat. Baka yung buhay nila ay mayroon tayong may pipintas, baka mismo sa kanilang buhay hindi sila tanggap-tanggap sa Diyos. At paano, mayroon dapat mga nakakasaksi na qualified po yung tao na nagtuturo sa Biblia, kasi hindi po basta-basta yan. Okay po. Salamat po. Now, how can we be sure that what is being preached or taught is the truth? Paano na natin masisigurado na yung itinuturo ay yung talagang tunay na katotohanan? We can be assured of the truth if what is taught and preached is according to the teachings and doctrine of the prophets and the apostles of our Lord Jesus Christ. Makakasigurado na tayo, mga kapatid, na ang pagtuturo ay tama at mayroong talagang basihan, batayan, kung ang pagtuturo ay ayon sa pagtuturo ng mga apostoles ng Diyos at ng mga propeta sa Biblia. No? Ayon sa Galatians 1:8 hanggang 11, eh kahit nga daw anghel ang magtuturo dito sa lupa ng taliwas o hindi ayon doon sa pagtuturo ng mga apostoles ng Panginoon Kristo, ay nako, kahit anghel pa yan, matakwil dapat yan. Kasi ayon ng Diyos na tayo ay basta-basta
tatanggap na lang ng mga aral na hindi naman sinasang-ayunan ng Diyos sa pamagitan ng patunay na yan ang tinuturo ng mga apostoles. Dahil sino nga ba ang tinigiwanan ng Diyos ng tunay ng mga turo, mga aral, di ba, ang mga apostoles? Kaya nga, pinagsama na yung mga apostoles for 3.5 years na halos araw-araw kasakasama ng Panginoon para lang sila matuto. At then, noong ang Panginoon ay talagang mapakit na sa langit, talagang kinumisyon sila. Sila ang magtuturo at mga galis kanila. Palit-palit yan mga kapatid. No, hindi tayo dumating sa ating panahon nang wala muna yung mga apostoles and then tinanggap ng mga sumunod sa kanila, mga disipulo, and then hanggang sa nakarating sa atin. Pero dapat ay meron ng tama na process ng paglilipat kamay ng katuruan, mga kapatid. Okay po. Until when is the effectivity of the Bible? Hanggang kailan ba na efektibo ang Bible? No? Kasi kung newspaper ang ating pag-usapan, newspaper kahapon, mga kapatid, ngayon, iba lang ang date at mukhang hindi na effective yung balita kahapon dahil lipas na yung araw eh. O, pero hanggang kailan bang effectivity ng Bible? Nako, ang effectivity of the Bible pala is forever. Isasabi po ng Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang langit daw at ang lupa ay mapaparam, mawawala, lilipas. Subalit, ang salita ng Diyos ay kailanman hindi lilipas at mapaparam. Is everything written in the Bible true? Lahat ba na nakasulat sa Biblia ay tama? Ang sagot ay 100% of what was written in the Bible is true. 100% ang lahat na nakasulat sa Biblia ay totoo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling. Alaman natin yung salita na siya ay I am, di ba? I am. Hindi siya I was. Hindi siya I will be. God is the I am. Ano mang sasabihin niya, kung wala yan dyan, magkakaroon yan kasi He is the I am. Diba? He is the only potentate, He is the Almighty God. So, kung wala yan dyan, pag sinabi ng Diyos, magkakaroon yan. E paano siya makapagsisinungaling? Hindi pwedeng magsinungaling ng Diyos. So, yung Biblia, hindi maari na magsisinungaling ng Diyos. Kaya yung pagbabalik ni Jesus Christ, nako kapatid, isa na po dyan yung COVID, isa na po yan sa sign of the coming of the Lord Jesus Christ. Maghanda tayo. Salamat sa Diyos. Dumating itong ating pag-aaral ngayon. Kung sincere ka, makakatulong ito sa iyo para sa iyong paghanda sa pagkasalubong sa ating Panginoon Jesucristo. Okay. Mababasa natin sa Numbers 23:19, Isaiah 55:11, 2 Peter 1:18-21. Ayawit nga na God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Ayawit na ganun. Okay. Okay, hanggang dyan lang muna yung ating lesson 2. Maikli, pero sana po nakatulong sa iyo ng kahit maliit lang. E kung yung maliit ay lumaki pa, lalong maganda. Pero ang layunin po ng pagtuturo nito ay upang makatulong at makapagpalakas, makapagdagdag ng assurance at pag-asa para po sa isang nagnanais matagpuan at mapaglingkuran ng Panginoon sa kanyang buhay. So, minamahal kong kapatid at kaibigan, salamat sa Diyos at iyong pinansin itong pag-aral nito at pwede mo siyang balik-balikan. Hugtog mo lang. Tapos pakinggan mo mabuti. Kung ma-memorize mo, di lalong maganda. At pwede mo rin itong ituro sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong mga kaibigan at sa kahit kanino man.
pwede mong ituro sa Facebook, o pwede mong ipadala sa iyong kaibigan, isi-share, pwede mong i-download, pwede mong ituturo kahit saan. Sige po, maraming salamat sa iyo, and thanks for watching. See you in the next video sa ating lesson 3. And God bless you. Hallelujah.